Hello, kamusta po ang bawat isa? Kamusta? Ayan. Naku, kuya. Parang naninibago ako. Anyway, may bawat naman tayo ng Happy Valentine sa ating mga kapatiran na nakasumbabay sa ating. Naku po, talagang special na special pong episode na to. Dahil special pong ating mga nanonood. Oo, tsaka nakikita tayo ngayon kasi nga, hindi tayo sa Zoom dahil gusto namin makausap kayo ng diretso. Tama po. Kasi napansin ko po, meron pa tayong mga kape-kape. Oh. Ay, kata po, hot choco kayo po. Ano po naka? Kape. 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 Eh, hot choco. Eh, yung kay Kuya Bong okay, po kaya. Yan, pwede siyempre. Po makita, Kuya Bong? Ikaw naman eh. Kailangan pang isyo. Sui. Sasabihin ko po sa'yo kung ano nasa loob. Bakit po ganun yung laman? Bakit ang kalagay po sopas? Ay, sopas ka dyan. Goto yan. Grabe naman. Oh, kuya, grabe naman. Di tali, mga ano naman. Maiba ka naman kasi alam mo ng kopi. Yung aking kape lalagyan ko na karne. Hindi mo tinapay pa ang mga kape. Alala niyo po yung dati, di ba? Yung kape nilalagyan ng kanin tapos kinakain natin. Exactly. Pero po, total eh, araw po ng mga puso, mga kapatid. Eh, meron po sana akong tanong. Eh, baka matulungan niyo, mapayuhan niyo po ako. Ano po ba ang Tagalog? Tagalog ng asawang babae, ayan. Naku. Tagalog. Ang Tagalog nun, di may bahay. Yo, may bahay? Ang galing talaga, Kuya Arwin! Galing talaga, mga kapatid. Eh, tanungin naman natin si Kuya Bong. Ano naman po ang tawag sa, yun nga lang, eh, medyo uso ngayon, mistress. Naku. Sa lahat naman ang tatanong iyo pa. Sorry po. Pero ako yan. Ano nga, siyempre may bahay. Ano yun yung asawa, di ba? Opo. Siguro, may kondo. May kondo. May kondo. Kaya may apartment, di ba? So, makabawi tayo, Kuya Erwin. Eh, ano yung ano tawag sa lalaking may kondo yung asawa? Ano, may kabit pa. Parang alam ko yun. Ano? Ano? Please forgive me. May sala. May sala. Natakot ako. Oh, may sala. Hanggang sala lang siya. Ano pa sasabihin mo, may pera. Oh, pwede. I mean, sa totoo lang, kaya natin napapag-usapan yung bagay na to. Kasi sa raming tao talaga, pag Valentine's, no, hindi naman lahat sila masaya eh. Kasi iba, naiwan talaga ng totoo nilang asawa. Nung punta siya sa iba, malungkot yun. At yung iba, nagtatanong bakit ganito yung buhay namin kahit yung mga anak, no? Bakit ganito yung pamilya namin, hindi buo, mga ganung bagay. So, nagtatanong sila, bakit ba nangyayari ito? Ayan. Oo nga po, bakit po kaya? Oo, Valentine na Valentine, hindi ka nakakaramdam ng, o nakakaranas ng pagmamahal o mga pag-ibig. Kawawa naman, di ba? And sa totoo lang, ano, sa simula't simula pa ang tao, craving for love. Apa. Kasi somehow, yung love kasi is very powerful motivation yan sa tao. Oh, oh. Ngayon, for some reason, yung tao, because of his selfishness, yung tayo as individual, because of our selfishness, wala yung issue ng love kasi whenever we think of ourselves. So that alone speaks na hindi yan pagmamahal. Kasi ang pagmamahal is selflessness . So, maraming tao hindi talaga naintindihan yung pagmamahal na yun. Kaya, sa awa ng Diyos, sa Biblia, ang sabi ni John, that God is love. Kaya maliban ang Diyos ay nasa iyo, wala kang pagmamahal. Kasi, kaya maraming tao pinipilit lang intindihin ano yung pagmamahal. Akala, pag sobrang damdamin, liligawan, tapos papakasalan, mamayang konti, nung asawa na, nakakita na naman ng iba, liligawan na naman, ano yung damdamin. Pero hindi pag-ibig yun, kasi ang pag-ibig has nothing to do with feelings. Yung feelings, ano lang yun, kumbaga, epekto na lang yun, afterwards ng iyong pagmamahal. But hindi yun ang main thing sa pag-ibig. Ayun. Paliwanag niyo kay Erwin kasi. Oh, yeah. Erwin! Sa atin, ang definition kasi ng love is commitment yun. Commitment. Yes. Hindi ang klaseng commitment ito, unconditional commitment. At saka ako, idadagdag ko na lifetime commitment ito. Yes. Hindi temporary commitment na pag may nakita kang mas maganda, mas bata, ililipat na hindi. Lifetime, unconditional commitment. Pero, may tanong po ako. Okay lang po ba? Kasi, di ba, nangyayari naman po talaga yun na kunwari may asawa, tapos biglang na-inlove ulit sa iba. Tapos na-inlove na naman sa iba. Pero syempre, nung sinabi nila dun sa pangalawa,
feel na na, alam mo, ikaw na talaga yung mahal ko, hindi na yung asawa ko. And they really believe na talagang mahal na mahal nila yun. Totoong pagmamahal po ba yung mga kuya? Kasi talagang ramdam niya na to the point ay iwanan pa niya yung asawa niya. Kasi alam mo, ikaw na, sa'yo ko talaga naramdaman yung tunay yung pagmamahal. Totoong pagmamahal po ba yun, mga kuya? Ayun. Yun yung sinasabi kay Erwin kanina, that yung expression ng totoong pagmamahal, yun ay yung commitment. Kasi kapag ka, yung emotion kasi hindi yan na lagi nandiyan eh. Opo. It comes and go eh, yung feeling. Oh. So, minsan nandiyan, minsan wala. Mm-hmm. So ngayon, ang idea ng pagmamahal, ano kasi yan eh, parang dinecide mo yan eh. Parang is an act of the will. Yan, na dinecide mo yan. Pero yung will na yon sa Christian ano natin, understanding, God is at work in us to will and to do according to His good pleasure. Okay, kaya, since God is love, He is parang to work in us to will, na magmahalin natin talaga yung tao by lagang thinking of their highest good. Ngayon, kung nyari, kung ito, damdamin mo lang, umuusbong, minsan hindi mo naman iniisip yung highest good na ibang tao eh. Ang iniisip mo, yung highest good para sa'yo. Parang self-centered yun eh. Parang ito kasi magsasatisfy sa feelings ko eh. Kaya ito yung kailangan ko. Parang ganyan. Eh so, hindi mo iniisip talaga yung ibang tao. Kasi, ano yung, paano yung feelings sa asawa mo? Paano yung feelings ng anak mo? Okay. Kaya hindi makatotohanan yung ganung bagay. So, ang maganda, babalik tayo sa anong ibig sabihin ng pag-ibig sa pananaw ng Diyos. So yun po dapat ang pananaw natin, hindi yung pananaw natin. Ng Diyos, hindi yung sa atin. Hindi sa atin. Kasi dapat makita natin from the perspective ng Diyos. Now, ito yung ano, Kuya Erwin, kung ano, tulungan mo ako dito kung sakaling anlang na masablay ako. Simulan natin sa Genesis. No? Sa Genesis kasi, when God created us, talagang ang heart ng Diyos is always for our good. Apo. Kaya sabi niya, lahat ng create niya, it was good. Pag inisip mo mabuti, bakit good? Eh, perfect naman siya. So, meron mo siyang gagawing pangit? Di ba? Bakit kailangan niya pang sabihin? Pag inisip mo naman, tsaka wala siyang point of comparison. Para, bakit? Tapos kailangan pang sabihin, it was good. Kasi, pero kung papansinin mo, sa ending, ang ginawa niya tao. Tapos sa second chapter, sabi niya, it was not good for a man to be alone in that he created a woman to be his helpmate. So, isa mo na rin salta, yung good na yon, yung context niya, laging, ito magiging mabuti to sa taong nililikain ko. Ito mabuti to sa taong nililikain ko. Kaya, sabi niya, hindi pwedeng wala, mag-isa lang siya. Kaya bibigyan siya ng partner. Amazing yun, ano? Ngayon ang problema, ganun ang heart ng Diyos. Kaya, sabi ng Lord, ako magdititerma ng mali at tama para sa'yo, ha? Kaya, huwag mo kakainin yung prutas ng kaalaman ng mabuti at masama. Eh yung tao, sa katigasan ng ulo, gusto niya siya magdetermina ng mabuti at masama. Kinain yung prutas. So ngayon, dun lang niya lang naintindihan after na kainin yung prutas, uy, hubad pala kami. Napansin mo, biglang nagkaroon ng self-consciousness. Opo. So noon, wala naman yun eh. Hindi lang alam na hubad sila. Kaya yung idea ng lost nung love, naging selfish na eh, kasi naging self-conscious ka na. Samantalang nung una, sabi niya, this is my bone of my bones, flesh of my flesh. Sobrang saya ni Adan. Sobrang saya, nakita niya si Eva eh. Yun ang original na love. Oh. Diba? Tapos, nung huli na, nung naging conscious na siya, ito kasing babaeng ito eh. Nagsisihan na. Yung babae na binigay mo sa akin. Yung binigay mo, yung babae, ganun na eh. Isang po, parang, yung babae na binigay mo sa akin, sinisiri niya po si God. Oh, sinisisi niya na si God. Hello, pwede po ba yun? So, nagkaroon na ng pagtaboy. So, ngayon tayo naman, we want to be accepted. Okay. Di ba? Kaya nga nagpapaganda ang tao, nagsusunod ng magagarang damit. Yes. We want to be accepted. Ngayon, yung pag-accept sa'yo, ang in-accept sa'yo, yung maganda mong kasuotan, maganda mong panlabas, pero hindi ka in-accept as a as your total being. Yun ang naging problema. Kaya walang essence ng totoong love. Kaya unless God is in us, who is love, eh, na nakakaalam ng tungkol sa'yo lahat-lahat. Talagang minahal ka, hindi magagawa ng tao. Kaya kailangan yung Diyos nasa kanya muna. Ha? Ganun po? Oo, kailangan si Lord muna yung kanyang Panginoon at tagapagligtas. Nang sa ganun, matuto kang magmahal.
So, ibig sabihin, dapat po, si Lord muna ang Valentines natin? Ganun po ba yun? Oh, dapat lang. dapat tanggapin natin muna si Lord na yung alok niya sa atin. Dahil mahal niya tayo eh. Oh. Parang nanliligaw. Mahal ka, sabi ni Lord. Eh, tinanggihan mo, di wala rin. Pero si Lord naman, sabi niya, mahal kita, namatay ng anak ko para sa iyo eh. Tatanggapin mo ba ako? Yun. Oh. At saka, ang Diyos naman, ang pag-ibig eh. Sabi niya, God is love eh. Kung wala sa iyo ang Diyos, paano ka makakapagmahal? Hindi totoong love. Hindi totoong love. Kaya, yun ang mali ng marami nag-aasawa, wala si God sa equation. Si God pang bas-bas lang. Eh kung nandiyon si God sa equation, parang ito ba yung lalaking gusto ng Diyos para sa akin? Kasi kung ito yung lalaking gusto ng Diyos para sa akin, dahil mahal, ito yung para magbubuo ng palatuntunan ng Diyos sa buhay ko. So, palatuntunan ng Diyos yun, hindi ko palatuntunan. Wala, karamihan naman ng nag-aasawa, hindi na tinatanong yun. Basta nakita, maganda yung pilik mata. Okay na yun. No? Pero po, may tanong po, okay lang po ba? Sa ating mga nanonood, may tanong lang po sa mga kuya. So, dahil Valentine's naman po ngayon, and I'm sure may marami pong makakarelate. Kahit po single, may asawa, single mom, single dad, may pong Valentine's, syempre gusto natin to feel loved. Ganun. Pero bakit po, may mga ilan-ilan po na they don't feel loved at all. Although, minsan may asawa na sila, pero bakit kahit may asawa sila, bakit I don't feel loved? Or may boyfriend sila, girlfriend, but I don't feel loved. Kaya, anak, bakit I don't feel loved? Muna po yun. Yan, magkat yun. Sabi nga ni Kuya Bo, hindi naman feeling yun eh. You don't feel loved, maraming dahilan yun eh. Una, maaring hindi talaga binibigay sa iyo yung tunay na pagmamahal na nararapat sa iyo. Pangalawa naman, baka naman masyadong mataas yung expectation mo. Kaya, hindi ka binibigyan ng allowance. You don't feel love. Oh, no. Please, allowance, please. Hindi, siguro isa ring maaring dahilan. No? Bukod sa sinasabi ni Erwin, maganda yun. Kasi, ito, when you are trying to find love from people who are also seeking for love. Di ba? Siyempre, kung nagsisik ka ng love, nagsisik ako ng love, paano ko hanapin sa iyo yun? Eh, nagsisik ka nga. Kaya, you will only find true love if you are satisfied with God's love for you. Kasi pag hindi ka satisfied sa pagmamahal ng Diyos, yung katulad ni sabi ni Aesop, di ba si Aesop, sa Psalm 73, inggit na inggit siya sa mga pure, ay sa mga impure, mayayabang, kasi pure siya. Sabi niya, Lord, sayang naman tong paglakad ko ng matuwid sa'yo. Di sabi niya, tapos nung na-realize niya na, nasa isang slippery slope yung mga ito, sabi niya, whom have I in heaven but you? Besides you, I desire nothing on earth. Pagkasabi niya doon, nasettle sa puso niya na parang okay na ako. Kaya, your nearness, O God, is my good. Kaya hanggat hindi mapakita yung satisfaction ng mo sa Diyos, hindi ka, dahil ka maghahanap ng pagmamahal. Kasi, di ba, God is love. So, siya lang talaga pwedeng bumalot sa'yo. Lahat hindi nakuha. Kulang yung pagmamahal ko, kulang pagmamahal kay Erwin, kulang pagmamahal mo. So, laging, kahit hanapan kita, I will always feel dissatisfied. I don't feel love kasi parang kulang eh. Hindi mo mapoprovide. Hindi niya mapoprovide lahat ng kailangan ko. Kahit asawa ko, hindi niya mapoprovide lahat ng pangailangan ko. I feel na hindi ako mahal. Kahit mga anak, di ba? Minsan, hindi na po-provide ng mga magulang lahat ng gusto nila. Feeling nila hindi na sila love. Kasi nga, nakaasa sila sa tao. Pero kung nakaasa sila that God will supply them everything they need, not necessarily they want, eh yun, mararamdaman mo, mahal ako talaga. May nagmamahal sa akin, sapat na. Kaya sa akin, maraming galit sa akin, ha? Hindi ko mo nakikinig sila ganyan. Maraming nagtutuwa. Hindi, marami rin galit sa akin. Pero kahit galit yan, satisfied ako sa pagmamahal ng Diyos, okay din ako. Opo. Basta mamahalin ko na lang din kayo. Kasi yun, kahit galit kayo sa akin, kasi satisfied na ako sa pagmamahal ng Diyos, eh. Magmamahal na lang ako. Diba? Kahit na may mga sinasabi hindi maganda tungkol sa inyo po. Ay ba yun? Galala lang. Pero mag-a-apply ko ba sa Valentine's yung love for enemies, mga kuya? Ako syempre. Love your enemies. Tulad nga sinabi ni Kuya Bong, may mga taong galit sa kanya, pero mahal pa rin niya yung mga taong galit. Hindi, Kuya Erwin, di ba sabi, love your neighbors, tapos love your enemies. O bakit ka mo? Bakit? Kasi yung neighbor mo lagi enemy. Gabi naman. Hindi, kasi naman, sino ba makakasakit sa'yo? Yung pinakamalapit sa'yo.
Oo. Kasi malayo, hindi ka naman masasaktan yan. Kaya the person closest to you hurts you the most. Mm-hmm. Kaya the, yung neighbor mo, which happens to be perhaps the person and the people in your house, not necessarily outside. Mm-hmm. Yun yung madalas na, ano, na, na magkakaroon kayo ng di pagkakaunawaan. Yun ang magkatagpin. Makakapagdulot sa'yo ng sobrang sakit. Mm-hmm. Sinabihan nga ako ng aking kaibigan no, nung nag-opisina ako. Sabi niya, tingnan mo yung mga courts, yung mga korte, yung mga civil court. Yes, tingnan mo kung sino mga nag-away-away dyan. Yan yung mga magkakamag-anak. Oh. Yan yung mga magkakaibigan. Yan. Sila-sila eh. So, nagkakasakitan sila. Dapat, love your enemies. Kaya na sabi sa Biblia, kayo mga Kristiyano, huwag na kayo magpunta sa korte para maghablahan. Mm-hmm. Kahit po talagang, kunwari, dispal ko ng maraming pera, ganun po. O kaya talaga niyo. Ayusin natin yan, ha? Baka maramalinaw tayo. Una-una, kaya yung love, act of the will at commitment, ipinag-uutos ng Diyos yan. Opo. Kasi kung feeling siya, paano may uutos yun? Paano may uutos yun? Ngayon, yung sinasabi mo, paano kung nag-dispal ko sa akin yun? Niloko ko. Tapos harap-harapan, ginagawa niya yung kalukuhan na yan. Halimbawa, ganito yan. Naalala mo sabi ng Lord, pag sinampal ka sa kanan, kasi yung kanan, normally, pag kanan ka, pag sinampal, saan babagsak? Kanyari, sinampal ko sa kaliwa. Sa kaliwa. Ibig sabihin, ganyan ang sampal nun. Okay. Okay? Kasi normal kanan eh. Di ganyan. Ibig sabihin, insulto yun. Sa Hudyo, insulto yun. You are insulted. So sabi niya, pag sinampal ka, sabi niya, sa kanan, bigay mo pa yung kaliwa. In other words, kumbaga, hindi mo yung papatulan yung insulto. Okay? Pero amazingly, si Jesus, so John 18, ano siya eh? Sinampal siya eh. Pero hindi niya binigay yung kaliwa eh. Ang sagot niya, kung mali yung, ano, kung tama yung sinasabi ko, ba't mo ako sinampal? Ano sinasabi ni Jesus dito? Pwede kang tumayo against injustice na wala kang vindictiveness sa puso. Nakuha niya yung sabihin? Kasi at peace ka, sinasabi mo to, hindi naman kailangan pamukha akong mali ka. Parang maging aware ka. Kanyari ginawa ni Paul, di ba sa Acts 16, inano siya, kinulong. Tapos binugbog pa nga, tapos kinulong. Tapos sabi niya, tapos pinalaalis na lang. Apo. Sabi niya, Roman citizen ako. Hindi, kinulong niyo walang paglilitis. Apo. Tapos papaalisin niyo lang ako. So, mapapansin mo 'yon, he was standing against injustice. Pero nung sabi, alis ko na, please, okay, hindi na siya, hindi ako alis dito, hanggat hindi ako nabibigyan ng justisya. Wala siyang ganun. Kasi yung hindi naman siya vindictive eh. Hindi siya vindictive. Nandun siya to stand against it. Pero hindi na kailangang maging vindictive. So, ganun din sa buhay. Kung na-dispal ko yan, hindi, tama lang, tayuan mo pa rin yung what is just. Ayun. Pero hindi kita pinaparusa, hindi kita tatayo sa justice para lang makaganti ako sa iyo, hindi ganoon. Apo. Kundi para mailagay ka sa tamang kalalagyan. Ganoon po pala 'yun. Yun ang pag-ibig. Yeah. Pagmamahal 'yun. Kasi ang highest good, matigil siya sa kasamaan niya. 'Yun nga po. So, ibig sabihin mga kuya, yung pagiging yes ka lang ng yes, hindi po talaga love yun. Parang lahat na lang sabihin sa'yo, tumalo ka sa bintana, yes. Hindi naman pagmamahal yun, di ba, mga kuya? Kaya nga ako, hindi ako yes man. Pag sinabi ni boss no na rin ako. Okay. Diba? Pero sa totoo lang, yung sasabi mo, yes. Kasi kunyari, may anak kami. Opo. So, alam nga naman lahat na hingi ng anak namin, bibigay namin. Hindi mo okay yun? Kung makakasama sa kanya yun. Kung makakasama. Isipin mo, ang dami nagre-reklamong magulang sa ngalan ng pagmamahal. Yung mga anak daw nila, naging addict sa video games, naging addict sa computer games. Sa ngalan ng pagmamahal. Kasi nga nakakaawa yung anak ko, mahal ko yung anak ko, bibigay ko yung gusto niya. Sino ba nagbigay sa kanya ng video games? Sino ba nagbigay sa kanya ng cellphone? Sino ba nagbigay sa kanya ng mga gadgets? Ikaw naman eh. Pero kung didisiplinahin mo sila para sa greater good, para sa kanilang, syempre, hindi sila mahuhulog sa ganoon. Actually, may kwento po kasi yung mga kuya. True story po ito. Pero mga kapatid, hindi ko na po sasabihin yung pangalan to protect the identity. Pero Ano yan eh? Wala pangalan. So, ito nga po. Tatay po siya. Sabi niya, kasalanan ko to eh. Sabi, alin po? Kasi lahat ng hiningi ng anak ko, binigay ko. Kaya yung tuloy, hindi siya makatayo sa sarili niyang paa. Sa kamay na lang. De, joke lang. So parang sabi ko,
masama ba yun na binigay niyo po lahat ng gusto niya? Pero bilang tatay siguro, parang, eh paano kung nawala na ako? Paano na yung anak ko? Tama ko ba? Yun, meron din akong kwento na ganyan. Mm-hmm. Nung namatay yung nanay, ano, may eulogy tinatawag, no? Yes. So, mga kaibigan, mga kamag-anak, maraming sinasabi mabuti doon sa nanay. Ang huling nagsalita, yung youngest son, yung bunso niya, anak, sabi niya, alam niyo, yung nanay ko, hindi mabuting magulang. Ho? Sinabi mo yun? Hindi ako pinalaki ng maayos, sabi. Binigay niya lahat ng luho ko, kaya ganito ako ngayon. Grabe, no? Grabe, oh. Masakit yun, no? Babantayan mo talaga. Babantayan mo, oo. Kaya, hindi naman ibig sabihin na pag mahal ka ng isang tao, lahat ng magaganda, masasarap, ibibigay sa'yo. Kung minsan may kasamang pain. Kunyari, yung ano ko, nung lumalaki yun, dadaling ko sa ospital para bakunahan. Oh. Umiiyak yun, magsisisikaw. Oh. Para, pero, tinitiis ko na rin, kailangan yun eh. So, yun po yung real love. Kasi hindi sentimentalism na sabi. Ayun. Naalala ko sabi ni Pastor Peter noong linggo. Oo. Mga kabuti. O kaya po sa mga nanonood po sa atin ngayon, kung nag-iisip-isip po kayo, ito po talaga ang real love, yung kinukwento ng mga kuya. Pero yung mga kuya, ano po ba talaga yung the greatest love of all? Alam mo po kanta yan, pero mga kuya, kung may babaunin ako ngayon sa ating mga nanonood, ano po ba talaga ang love na kailangan baunin ko sa aking puso talaga? Hanggang mamatay ako. Sige, Kuya Irwin, ko na muna. Kasi, ano ako eh, titignan ko sa Bible yung love ni Jesus. Wow, cool! Yun din ang sasabihin ko eh. O kasi ayoko nang inventuin eh. Greater love has no one than this, yun sabi ni Jesus. Oh, sabi niya dito, greater love has no one than this, that someone lay down his life for his friends. And ang sarap nito, sabi ni Jesus, and you are my friends. Sabi niya, if you do what I command you, sabi niya, and ang ano sabi ni Lord, I'll die for you kasi. I will die for you. And kung merong greatest love, ito pinaka may bigat. Isipin mo si Jesus, Diyos. Opo. Nagkatawang tao. Wala siyang kasalanan. Tayo nagkasala sa kanya. Tapos siya pa yung mamamatay para sa atin, para maligtas tayo sa consequences ng ating kasalanan. Oo. Meron pa bang higit na pagmamahal dyan? Wala na. Bigat mo. Parang, wow. Kaya sa akin, kaya yung gusto ko yung sinabi ko, Erwin, tungkol sa paano pinakilala si Jesus in the beginning. In the beginning was the Word. Iyon nung sabi ni John eh. Alam, nung minimeditate ko yun, bakit Word ang pinili ni John? Bakit yung salitang Word? But hindi, in the beginning was the truth. O in the beginning was the light. Kasi isa sa mga implications ng Word, communication. Kailangan yun para ma-establish tsaka ma-strengthen relationship. So in the beginning, pinapakilala ni Jesus na sa atin na siya bilang Diyos, ang primary purpose niya ay magkaroon siya ng relationship sa kanyang mga nilalangin. Right relationship. Yun. Tulad ng relationship niya ng mga persona sa Trinity, bago nagkaroon ng creation, sila yun ang mga nag-uusap, nagko-communicate, kaya maganda yung relationship nila. Yun yung sa aking pananaw. So, kung ibig sabihin po ba na when we're loving a person, hindi kayo nag-uusap, hindi kayo nagko-communicate, kailangan kasama ang... Kailangan. Pero, yung sigawan po, communication din po yun. That communication, tingnan mo yung naisip ko lang yung Tower of Babel. Ba't sila nagkawatak-watak? Sa communication eh. Binigyan sila ng kinonfuse yung language nila. Hindi sila makapag-communicate na maayos. Importante yung communication para sa relationship. Para matiba. Ayan nanood natin. Importante po yun. Iba-iba naman. May mga different kinds of communication. May verbal, written, non-verbal. Madalas, pag nagko-communicate ka, kunyari, nagko-communicate ka, ang based doon sa study, 7% lang based on your words ang nakakaroon epekto sa akin. 38% doon nang may impact sa akin yung action. Action gesture. Tapos the rest doon sa yung gesture sa mannerism. Manner of saying. Yan kasama din. So yung words ng binibigkas mo, hindi yung talaga ang magbibigay ng impact, yung pagkakasabi mo.
Ayan, ah, oh, the way you say it po, oh, manner of saying. Oh. Tsaka ano rin, the way you act on it. Ayun po, may action po. Kaya kanya, kay Jesus, sobrang klaro yung communication ng love, Jay. Grabe mo. Binigay yung sarili. Oo nga. Leaving the comfort of heaven, tapos mabuhay ng, buhay ng, ma-experience yung effect ng kasalanan. Ako, hindi biro yun. So, yun po pala yung the greatest love of all. Kaya the mga kuya, dahil araw ng mga puso, dahil love natin na ating mga kapatid, bigyan nyo naman po sila ng payo, words of encouragement, kung they feel unloved, kung nasan man sila ngayon, ano po mapapayo nyo sa kanila para naman mapasaya ang kanilang mga puso ngayong araw ng mga puso. Mga puso, uno-uno sa lahat, isipin nyo parati na mahal kayo ng Diyos. Amen. Kaya nga nagkataon-tao siya, ginawa niya lahat para lang maipakita, may parana sa atin na tunay nga na mahal tayo ng Diyos. Pangalawa, yung pagmamahal natin sa kapwa natin, ano yan, isa lang ang prinsipyo dyan, principle eh. Love others as Christ love you. Lalo na sa mga kapatiran. Mm-hmm. Love others as Christ love you. Paano ka ba inibig ng Diyos? Number one, He accepted you. Hindi ka pa ano, hindi ka pa believer, hindi ka pa mananampalataya. Namatay na siya para sa iyo. Accepted ka na. Pangalawa, he values you. Pinapahalagahan ka niya. Pangatlo, he believes in you. Yung mga tao siguro hindi nagtitiwala sa iyo, pero si Jesus ano, naniniwala na sa iyo. Diba? Pang-apat, he forgives you. Kasi kung walang forgiveness, walang love. Forgiveness is simply the practical application of love. So, yun. Kung paano kami nahal ni Lord, ng Diyos, ni Jesus, ganun din ang gawin mo sa kapwa mo. You accept, you value them, you believe them, and you forgive them. Yeah. Grabe na, kayok naman yun. Grabe, salamat Kuya Erwin. Gusto niyo po ba yan? Kaya, so, si Kuya Erwin pa lang yan. Siyempre, meron pa tayong Kuya Bong. Tatanong mo sa akin, ginagawa mo ba yan? Pero, now that you said it, ginagawa niyo po ba yun? Siyempre. Secret. So, ito na po. Kuya mo, baka meron po. Alam mo, magandang tanong yun. Ginagawa mo ba yan? Alam mo, hindi mo maibibigay isang bagay na wala ka. Kaya mahirap magmahal ng tao pag wala silang pagmamahal na natanggap. Dahil ang Diyos ang pag-ibig, maliban ang Diyos ay talagang nasa sa atin at natanggap natin yung pag-ibig niya, hindi natin ito maipapasa kahit kanino man. Kaya nga po, lahat kadalasan ng pag-ibig na nakukuha natin ay huwad. Dahil panlabas lamang. Kaya totoo po yung nararamdaman nyo, pero hindi po yan katotohanan. Totoo po yung pag-apaw ng puso, pero hindi necessarily yan po ay katotohanan. Ang totoo ay ganito, maliban si Jesus Christ ang nag-uumapaw sa iyo, hindi mo maipapasa ang pag-ibig ng Panginoong Diyos sa ibang tao. Amen. Na siyang tanging pag-ibig na, na maipapasa natin at maibibigay natin sa iba. Kaya nga po, kailangan nating balikan na si Jesus Christ namatay para sa atin mga kasalanan dahil mahal na mahal niya tayo. At pag yan ay nagagap natin na hindi ito dahil sa ginawa natin, hindi dahil tayo mabait, kundi dahil ang Diyos ay mabait, sakalang natin talaga maipapasa ang parehong pagmamahal. Pero kung habang inisip natin, we deserve heaven, we deserve God's love, then isip natin, tayo yun eh. Tayo yun. Kaya ang hirap nating mahalin na ibang tao kasi isip natin, they don't deserve our love. But if we understand that we don't deserve it, then we can also give away the love that we receive to those people na we consider na hindi rin po deserving. Kaya mga kapatid, simulan po natin, tanggapin niyo si Jesus, ang pinaka larawan ng pag-ibig ng Diyos. Yung nasabi kay Erwin, ang salita. Kino-communicate niya ang puso ng Diyos sa ating lahat. Kaya ho, nag-iintay lang po si Jesus sa ating pong pagtanggap ng kanyang alok ng pagmamahal. Ang galing mo! Na-bless mo ba kayo sa mga pahay na ating mga kuya? Mga kuya, salamat. At talagang mas na-inspire ako ngayong Happy Hearts Day. Ayan mo. Kaya mo, sa ating po mga nanonood, dahil special po kayo, ito pong special episode ay para po sa'yo. Siyempre po, siyempre for the glory of God. So mga kuya, okay na po mag-request na po ako ngayong Valentine's. Yung siyempre yung ating tagline.
Ay, oh, naman. Diba yung sabi ko sa inyo, pag kahit na umulan, umaraw, o bumagyo, at kung kailangan nyo ng payong, andito pa ang Payong Kapatid! Happy!